Hello mga ka-pix, welcome back sa aking YouTube channel. So, in this video, mag-unbox po tayo ng order ko galing ng Lazada. So, umorder po ako ng battery charger. Ito po siya. So, ayan po. Nasa worth 3,000 plus po siya. Ito po ang bubuksan natin at ititesting na rin natin kung gumagana talaga to. So, in order ko to dahil may booster na po siya. Halimbawa, in case of emergency, drain yung battery ng sasakyan nyo. Pwede nyo po itong gamitin na pang jump starter sa mga hindi na nag-i-start na sasakyan. So, ito po ang pinaka-the best. Kaya, pang emergency purposes din po to. Kaya mamaya, susubukan natin kung kaya nga talaga makapagpa-start ng walang battery. So, mabigat po siya. Tumitimbang po siya ng 11.5 kilos. Kaya talagang mabigat po siya. So, tingnan na po natin kung ano yung mga nasa loob niya. So, hindi ko lang nagustuhan yung pagka-package niya kasi medyo manipis yung bubble wrap niya. Wala nang ibang protection. Ito lang yung medyo pangit sa kanya. Sana wala tong damage para ano. So, medyo may mga yupi-yupi yung karton niya. Mukhang nakakatakot to ah. So, okay naman kasi sa loob niya may styro naman. Pero sa ibabaw lang. Sa side wala. So, may kasama rin siyang manual. At may libre pang dalawang fuse. Ito po siya. So, ayan. Medyo mayupi nga. Ayan. Medyo mayupi sa ibabaw. Ito po. Pero di naman grabe. Ayan. Yan po siya. Medyo maiksi lang yung cord niya. Yan lang medyo ano dito. So, mas maganda nito kung copper yung pang-ipit sa battery. Kinakalawang kasi itong metal. So, medyo may mga konting gasgas. Ayan po. Konting dents. So, yung cord niya nasa mahigit 1 meter lang. Yung plug niya.
ito po yung pang para sa jump starter ng sasakyan. Halimbawa, hindi nyo na ma-start yung sasakyan nyo. So, set nyo lang dito yung switch. At pwede nyo na pong i-jump start yung sasakyan nyo. So, kapag nag-charge naman, dito lang, dito nyo isi-set sa battery. So, pag dito naman sa start, dyan nyo iset. At pwede nyo rin pindutin tong max, iset nyo sa max para mas malakas yung ampere nya. So, nasa yung start nya, halimbawa, yung mag-jump start ka, nasa 130 amps. So, kayang-kaya. At sa charge naman, 20 amps at 30 amps. 20 amps to 250 sa 12 volts. Tapos, 30 amps to 300 amps sa 24 volts. Maganda. So, kaya ito ang isipan kong bilhin para may pang-emergency gamit sa mga tumirik na sasakyan na hindi pwedeng itulak or walang magtutulak. Pwedeng-pwede po ito. So, ito yung selector switch niya. Kung para 24 or 12 volts. So, ito naman yung fuse niya. So, may spare tayo kanina. Dalawang fuse. So, para po yun dito. So, na minsan kasi pumuputok yung fuse natin dahil sa maling pagkakalagay nito sa polarity ng battery. Itong red para sa positive at ito naman para sa negative, itong black. So, itatry natin to dahil wala tayong four wheels o wala tayong sasakyan. Mamaya try natin dun sa motor ko. So, bago natin gamitin, i-double check po natin yung output ng charger natin. Kasi minsan, hindi natin nalalaman yung factory defect po pala siya. So, yung instead na 24 volts yung lumalabas sa output niya, 12 volts lang pala. So, kung mali yung pagkakalagay nila sa switch, so, syempre, baliktad po yung output ng charger natin. So, ito po yun. Gagamit lang po tayo ng tester. So, ang problema lang pala natin ay itong nabili nating charger, wala siyang power on switch. So, kapag plinag natin siya, automatic naka-on na po siya. So, i-check na po natin. Set lang po natin sa DC yung tester natin. So, negative, itong black sa black. Positive, para sa red to red. So, yan po ang output natin. Nakaset po tayo sa 12 volts. So, ang output natin is 13.44 yung pinaka, kumbaga, wala siyang stable. Adjustable pa siya. Yan po yung ano niya. Basta steady siya sa 13 volts point something. So, isiset natin sa 24 volts. So, yan po. Nasa 26. Nasa 26 point something po siya. 26 volts po. So, yan po. So, bali, nakaset siya sa max. Nakaset po siya sa max. So, kung ilalagay natin sa minimum, minimum po tayo nasa taas. So, ang output ng para sa 24 ay 22 point something. So, kumbaga itong function ng minimum, kung full charge na siya, lagay lang natin sa minimum para
maiwasan natin yung pag-discharge ng battery kahit naka lagi itong naka-clamp sa battery natin buong maghapon. Stable na po yung battery niya, hindi na bababa. Kumbaga, i-maintain lang niya. So, set natin sa 12 volts. So, ang output naman niya sa 12 volts ay 11.51. Basta nasa, naka-focus siya sa 11 volts. So, ganun po ang purpose ng minimum. So, familiar na tayo. Ang selector ng max at minimum, ganun po. Kaya, ang gagamitin natin para sa pag-charge, i-select natin dito sa charging switch. Tsaka, ilalagay natin sa max para mag-charge talaga siya. Kasi kung nakaset tayo sa minimum, pang-maintain lang po yan. Para sa akin, pang-maintain lang yan. Ito po talaga yung pang-charge. So, at least familiar tayo dito sa bago nating sa bagong charger. So, ayun po. Kung isa-set naman natin, ito po yung pang-jump starter niya para sa mga drain ng battery at ng mga sasakyan na gustong i-start gamit to, dito po natin i-set. So, ang magiging output niya is 16 point something. Ayan po. Para sa 12 volts, 16 point something. So, kaya po yan 16 kasi yun po ang kailangan talaga para makapag-start ng starter. I-set naman natin sa 24. So, ang lalabas is 32.8. Yan po, 32 point something. Ganyan po yan. Kasi para sa mga 24 volts, mga pang mga trucks, ganyan. Mga gumagamit na lang 24 volts, dalawang battery na. So, ito po. Para pang start din. Kaya kung mag-charge tayo, lagay natin dito sa charge, sa charging position, diyan sa battery sign. So, ayan po ang lalabas, 24. Nasa 26 tayo. Kasi naka-max, ayan po. At sa 12 volts naman, diyan po, 13 point something. Yan po ang tamang pang charge ng ating motor, ng ating mga batteries. So, isi-set natin sa battery sign para sa charging at isi-set natin sa max position at sa kung anong i-charge natin, 12 volts or 24 volts. So, sa pag-charge ng 24 volts, ang gagawin nating connections is ilalagay natin sa isi-series natin yung dalawang battery para maging 24 volts saka natin i-charge. Ganun po yan. Kung maramihan naman na pag-charge para sa 12 volts, gagawin natin, naka-parallel connection lang tayo para lahat yung naka-12 volts pa rin. So, okay na po. At least familiar na tayo dito sa charger natin. So, susubukan nating mag-charge. May battery po ako dito. Isang maliit battery muna. Itatry natin. Battery ito ng motor. So, lalagyan natin itong itim sa negative. Medyo maliit yung mahirap dito. Yun. At yung red para sa positive. Battery naka-max. So, ayan po. Naka-12 volts. So, kung makikita nyo yung ammeter natin, yung ammeter natin, may 1 bar siyang etong ammeter natin, kapag wala siyang, hindi pa na po-full charge yung itong pointer natin is nandito yan. So, unti-unti po yung babagsak sa zero pag full charge na. Yan po ang purpose ng ammeter natin. So, pag bumagsak yan sa zero, full charge na po yan. Yan po ang function ng ammeter.
Pero para mas sigurado po kayo bago nyo i-charge, kung may yung mas accurate kasing pang-check ng battery natin is yung densimeter. Kung nakakita na kayo noon, yun yung pinapasok sa battery para pang-test ng density ng electrolytes, yung tubig ng battery. Yung bubuksan mo yung takip ng battery, tapos papasok mo yung dulo noon para mahigop yung tubig ng battery. So doon malalaman kung fully charged or wala na talagang karga yung battery natin. Kaya mas maganda may densimeter tayo. So itong palang nabili natin is wala siyang blower. Ayun ang problema. Maganda sana kung may blower to para hindi siya iinit. Although marami naman siyang mga air vent na linalabasan ng init. And po, side to side, mayroon po yan. Pati sa likod meron din. Bala ko, lagyan na lang siya ng additional blower para hindi rin siya uminit. May isa pa tayo ditong battery. So, iti-testing din natin kung gumagana yung charger natin. Natin. Para sa negative, yung itim. Para sa positive, yung red. Ayan po. Medyo nag-i-spark pa siya. So, tingnan natin sa ammeter. So, kung makikita nyo sa ammeter, so, ayan po. Ang ammeter natin is ayan po siya. Pag na full charge po yan, babagsak po yan sa zero. Yan po, gumagalaw siya. Ibig sabihin, nag-charge siya. Kasi bago yung battery natin, mabilis lang yan pong babagsak sa zero. Kasi bago pa po, ibig sabihin, fully charge pa yan. Konting ano lang, charge. Ayan po, mapupuno na po yan. So, dito nyo po malalaman kung talagang low bat na siya, nakaset na siya dito sa 40 or 30, yan, mga talagang low bat na yan, babagsak po yan dyan. Sa zero pag puno na. Yan po ang pinaka-gauge natin, ammeter. Makikita nyo, kung mag-charge kayo, mas maganda, tanggalin nyo itong mga takip nito. So, makikita nyo, bumubula po siya dito. Ibig sabihin, nag-charge talaga siya. Almost fully charged na kasi yan, kaya mabilis lang yan, kumulo. Oh. Kanina nasa 9 siya, ngayon nasa ano na lang. Nasa 5 na lang siya. Kasi mabilis lang siyang magpuno ngayon kasi dati na siyang may charge. So, itry natin dito sa motor kung gagana siya. Mai-start natin ng walang battery. So, sa pagtatanggal ng battery tip nga pala, unahin natin itong negative. Kasi pag inuna mo ito, itong positive, madikit ka dito sa body, sa mga metal part ng body.
gulat, maso-short, mag-i-spark, baka magulat kayo. Kaya unahin natin itong negative. Then, sunod natin itong positive. Lagyan natin ito, negative, so negative, green, and then ito, positive, dito sa positive. So, on natin, so ayun, positive, green. Kita try natin na nakaset lang muna sa nakaset lang muna siya sa max position at hindi pa siya nakaset dito sa jump start, nasa charging position pa tayo. So para sa mga small engine gaya ng motor, kahit nasa charging position pa lang siya, ayan po. Nasa charging position, ayan. Pwede na po siya. Charging position, naka-max lang. Pero i-try nga natin dito sa babaan pa natin. Lagyan natin sa minimum lang. Kung kaya pa. So, mahina yung ilaw. Sigurado, hindi makakapag-start. So, yung sa minimum talang hindi siya pwede sa pang start at pang charge, talagang mahina. So lagay nga natin dito sa max at nakalagay sa minimum sa sinet ko na sa jump start pero nakaset sa minimum. Yun, lakas yung ilaw, lakas, malakas po siya ang pang start. So hindi ko na po siya i-set sa max kasi talagang malakas na po siya. So balik natin sa battery. Hindi na natin pwede siyang ilagay sa max kasi small engine tayo, baka masunog yung starter natin. So malakas po siya kung sa motor lang at sa minimum talagang tatakbo talaga yung makina natin. So, okay po ito. Isang malaking thumbs up po para dito sa bagong bili kong charger. So, okay po siya mga kapiks. So, hanggang dyan na lang po ang video kong to. So, please like, comment, and subscribe na lang kung nagustuhan nyo po yung video ko. So, salamat. God bless.